Isa akong bilyonaryo. Kabanata 38. Lamambat ang puso ni Marvin nang makita niya si Joanna. Kalimutan mo na. Ngayon, may sugat ka. Hayaan mo sila at huwag mo silang alalahanin. Kapag maayos na, babalik si Joanna at dahan-dahan silang haharapin. Inaila ni Marvin si Joanna at tumalikod para umalis. Si Marvin na walang pakialam sa mga sinasabi ng iba at umalis nang hindi lumilingon. Natural, ang hotel na ito ay blacklist na para kay Marvin. Mabubuli ang mga customer kapag kumakain sila sa isang hotel. Ang hotel na ito ay walang namamahala at ang mga waiter ay nanunood ng kagalakan. Ito lamang ang nagpagalit kay Marvin. Mula sa hotel, hindi nagsalita si Joanna. Nag-aalala si Marvin na ngayon lang ay nasaktan muli si Joanna kaya mabilis siyang nagtanong, wala naman silang ginawa sa'yo, di ba? Okay na ba yung head injury? Umiling si Joanna at hindi na nagsalita. Anong problema? I'll be fine, Marvin. You don't have to worry. Madaling sabi ni Joanna. Siguro sanay na siyang binubuli ng dalawang taong ito. Matagal nang tinanggap ni Joanna ang ganoong treto. Maraming koneksyon sa lipunan sina Danica at Layla at may pera sila. Matapos ang isang katahimikan. Biglang huminto si Joanna at sinabi kay Marvin, Marvin, napagpasyahan kong lumipat ng dormitoryo at umupa ng maliit na bahay malapit sa paaralan. Kung may malapit na garahe, maaari akong tumira sa garahe. Ang upa ay mga $50 bawat buwan. Kung nakatira ako sa basement, mas mura pa. Seryosong sabi ni Joanna. Gusto rin mag-open up ni Joanna. Kung magpapatuloy siya sa dormitoryo, tiyak na mabubuli siya ng mga iyon. Kung isang araw si Marvin ay magtatrabaho ng husto sa mga taong iyon dahil sa kanya, makakaapekto ito kay Marvin. At ang $50 na upa, hanggat gumawa ka ng isa pang trabaho, maaari mo itong bawiin. Biglang nakaisip si Marvin ng ideya matapos marinig iyon. Tama. Bakit hindi ko naisip? Hindi kailangan ni Joanna tumira sa dormitoryo. Maaari siyang umalis ng mag-isa at magiging mas maganda ang kapaligiran. Mukhang kailangan kong magmadali upang ipakita sa iyo ang bahay at tulungan kang lumipat sa lalong madaling panahon. I don't think you should go back to your dorm tonight. I'll open a hotel for you. You stay in first. Kapag nangungupahan ka ng bahay, pwede kang direktang lumipat doon. Kung hindi, ibubuli ka nila kapag bumalik ka. Nag-alinlangan si Marvin nang makita si Joanna, well, you don't have to say it. Let's go. I'll find a place for you. Matapos maghiwalay sina Marvin at Joanna, gusto niyang tulungan si Joanna na makahanap ng lugar na matitirhan sa lalong madaling panahon. Sa pag-iisip, naglakad-lakad si Marvin sa kalapit na lugar sa paaralan at sa wakas nakakita siya ng hotel na may maayos na security at maganda ang kapaligiran. Ang lugar ay isang maliit na high-rise building kaya tiningnan niya ang impormasyon tungkol sa rental housing. Makalipas ang ilang sandali, si Marvin ay nakapili sa 8th floor, Building 6, na may area of 150 square meters. Lahat ng klaseng appliances ay kompleto. May buwan ng upa ng $6,000. Base sa contact information na nakasulat sa taas. Ang landlord ay isang babae na nasa 30s to 40s. Nakatingin kay Marvin iniisip na isang college student sa kalapit na paaralan. Tumingin pataas at pababa. Nakasuot ng ordinaryong damit, busot na pantalon. Hindi mukhang mayamang second kid. Nagtanong ang landlord na may paghamak, gusto mo bang umupa ng bahay? Tama, tumanggo si Marvin. Kita mo, ang buwan ng upa sa apartment ay $6,000. Kailangan mong magdeposito ng 3 buwan. So 6,000 plus 3 buwang deposito, bali kailang mo munang magbayad ng $24,000. Well, alright. Sa oras na narinig ng landlord ang sinabi ni Marvin, nagsimulang bangulong sa kanyang sarili. Kung dadalhin niya si Marvin sa apartment para makita ang silid, sasabihin lang ng binatang ito na hindi siya tutuloy, hindi ba isa itong abala? Besides, the landlord has a lot of knowledge. Sa oras na nakita niya si Marvin, alam na niya ito ay mahirap. Ito ay aksaya lamang para ipakita sa kanya ang apartment. Nang makita na hindi gumagalaw ang landlord, nagpaalala si Marvin. Tita, tere na at tignan ang bahay. Sigurado ka bang gusto mong magrenta, bata? Ang renta ay hindi mura. Meron naman akong ibang bahay na mura lang. Kung doon ka titira, okay lang.
Ito ay nagkakahalaga lamang ng 200 o 300 sa isang buwan. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ito. Nakita ni Marvin na akala ng landlord ay hindi niya kayang i-afford. $6,000 sa isang buwan, 3 buwang deposito, bali $24,000, di ba? Hindi na nagpaliwanag si Marvin at sinabi niya ito ng direkta. Tama, can I swipe the card? Ang landlord ay hindi kompensado. Kumagawa ba ng gulo ang batang ito sa kanyang sarili? Tinitigan siyang ganito, hindi siya isang mayaman na basta-basta na lang mag-swipe ng card. Ang bahay ko ay well-decorated at merong lahat ng uri ng appliances. Tumingin ka na lang ng ibang bahay. Hindi na niya gusto pang mag-aksaya ng oras kay Marvin kaya direktang na niyang tinaboy ito. Titingnan lang pero hindi nangungupahan. Pagkapasok biglang magugulat at umalis na may pagtataka. Marami na akong nakitang ganyang tao. Bakit hindi ako umupa ng sarili kong bahay? Maaari ko itong rentahan kung kailan ko gusto. Maaari ko itong ipaupa sa sino mang gusto ko. Hindi ako masaya. Maaari mong bilhin ito sa iyong sarili. Mababa ang tingin ng landlady sa bahay na maaari niyang popahan. Well, si Marvin ay pinagalitan ng landlady ngunit natawa siya. Oo, oras na para magbago ang isip ko. Hindi na ako dukha. Ngayon ay pagmamayari ko na ang 3 bahagi ng ekonomiya ng mundo, bakit ako uupa ng bahay? Bibili lang ako ng isa. Sa pag-iisip nito, natahimik si Marvin sa kanyang sarili. Umiling siya nang walang magawa at masayang umalis. Nang makita ng landlady na si Marvin ay napag-alitan ng mag-isa, tumawa siya at mukhang masaya. I'm very glad na hindi ko ito pinarentahan sa taong ito. Sinamantala ng landlady ang katotohanang hindi lumingon si Marvin kaya mabilis siyang tumahak sa landas. Pagkalabas ni Marvin sa komunidad, medyo nanlumo siya. Bagamat determinado siyang bumili ng kanyang bahay, hindi talaga naiintindihan ni Marvin ang ganitong bagay. Hindi niya ito kayang bilhin noon, ngunit ngayon ay hindi na niya ito kailangan. Nang hindi niya alam kung ano ang gagawin. Diretso siyang dumaan sa isang bus sa harap na may malaking advertisement sa katawan nito na Trunks Mansion, isang magandang fairyland sa mundo, at isang pangarap na tirahan para sa mayayaman. Trunks. Kabanata 39. Pagkatapos gumawa ng desisyon, hinanap ni Marvin ang lokasyon ng Wrong Mansion sa kanyang mobile phone at dumiretso sa sales office. Halika sa opisina ng pagbibenta, ang lugar na ito ay talagang kahanga-hanga. Ang mga kristal na chandelier sa bulwaga na ito ay 7 o 8 metro ang diametro. Isa-isa ring magagandang dilag ang mga staff ng sales office na nakasuot ng mixing palda na may puwitan at mahahabang puting legs na talagang kapansin-pansin. Nahumaling si Marvin sa tunog ng sapatos na may mataas na takong. Pagkatapos ay nakalanghap si Marvin ng malakas na amoy ng pabango na talagang. Pagkaraan ng ilang sandali, may 2 lalaki at babae na nakatayo sa tabi ni Marvin. Nasa early 40s ang lalaki. Mukhang mas bata ang babaeng nasa tabi niya. Ang pananamit ay napaka-coquettish at kaakit-akit. Nakasuot ng masikip na miniskirt, mawawala ang kaunting atensyon, pininturahan ang pinong makeup, isang pares ng sexy na pulang labi, talagang nakakaakit. Tumingin muli si Marvin sa lalaki at inisip sa kanyang sarili na sayang ang napakagandang babae na nahulog sa kamay ng isang matandang lalaki. Sinulyapan ng sexing babae si Marvin mula sa gilid ng kanyang mata, hum, loser. Tumingin sa kanya si Marvin na may nalilitong mukha. Nang makita ng mga staff ng sales office na pumasok ang lalaki at babae ay agad nilang sinalubong ang mga ito ng nakangiti. Welcome, sir at madam. Naiinis na tumingin kay Marvin ang sexing babae, is this your repairman? He keeps on staring at me with lust. Medyo nakasimangot na sabi. Ngayon lang nakita ng staff si Marvin na pumasok. Mukhang hindi siya pupunta para bumili ng bahay kaya walang nag-aalaga kay Marvin. Pakinggan ng sexing babae kaya sabihin ito ay naging isang scamming guy. Hello. Please go out. Hindi tinignan ng mabuti ng salesman si Marvin at sumigaw. Nandito din ako para bumili ng bahay. Tignan ko lang kung okay. Sinabi ni Marvin, direkta sa paligid nila pumunta sa modelo ng real estate. Sa ganitong paraan, makikita mo ang buong panorama ng Wrong's Mansion. Tiyak na tulad ng patalastas, ang kapaligiran ng komunidad na ito ay napakaganda at ang mga pampublikong pasilidad ay kumpleto.
Maaari rin itong malayo sa downtown ngunit napakakombenyenteng mag-shopping. Mayroong lahat ng matataas na gusali na May 17th palapag. Medyo biased ang dalawang row sa gilid kaya medyo mababa ang presyo. Kung mas malapit ang gitnang posisyon, mas maganda ang presyo at mas mataas ang presyo. Pinanood ng tindera si Marvin na pumunta sa modelo ng mag-isa, nakatingin dito at hinahawakan doon. Hindi niya maiwasang bigyan ng puting mata si Marvin at pinagalitan siya sa kanyang puso. Siya ay isang tunay na talunan. Pumalik upang patuloy na ngumiti sa pares ng mga lalaki at babae na ipinakilala sa. Sir, interesado po kayo sa dalawang hanay ng mga gusali sa gilid na ito. Ito na lang po ang natitirang uri ng bahay. Pwede po kayong magbayad ng deposito para matulungan kayong panatilihin ito. Ako. Honey, isang set na lang ang natitira. Bilasan muna, baka may bumili pa. Ang sexing babae ay namumugad sa lalaki, balis ang humihimok ng paraan. Nang makita ng tindero na huli na ang lalaki para magdesisyon, sir, do you have any doubts? Kung hindi ka kontento sa apartment type, napakaganda ng nasa gitna. I guarantee you will be satisfied. Tignan mo, hindi na. Okay naman yung sa gilid. Hindi ko afford yung nasa gitna. Bahagyang kumunot ang noo ng lalaki at saka ikinaway ang kamay. Tama, sir. Ang laki ng bahay sa gilid ay 40,000 square meters. Ang kabuuang lawak ng bahay ay 150 square meters. Ang kabuuang lawak ng isang set ay 6 na milyon. 6 million. Sige, pumili tayo ng isa. Malupit at determinado ang lalaki. Wow, honey, ang gwapo mo talaga. Masyadong dominante ang pagbili ng 6 na milyong bahay kung sasabihin mong gusto mong bilhin ito. Tuwang-tuwang niyakap ng sexing babae ang lalaki at hinalikan ito sa mukha. Titing-ngiti din ang lalaking ito. Habang pinapanood ng sales manager ang pagtatapos ng deal, mas lalong sumikat ang kanyang ngiti. Sir, gusto mo bang magbayad ng buo o down payment in cash? 1 million ang down payment natin. Naisip ng lalaki, magbayad ka muna ng paunang bayad. Maya-maya, nakipag-usap siya sa mga sales staff, tingnan mo kung mababa ang babayaran mo. Medyo mahirap pa rin ilabas ang 1 million. I'm sorry, sir. It's our policy of Wrong's Mansion. The minimum down payment is 1 million. Nako, honey, gawin mo yan. Kahit anong mangyari, kailangan mo munang magbayad ng paunang bayad. Sabik ang sexing babae nang makitang hindi na may baba ang bahay. Sandali lang. Tatawag ako at ipadala ang pera. Bilisan mo, honey, dapat mabili itong bahay ngayon. Nagmamadaling sabi ng sexing babae. Don't call. Kakabili ko lang ng bahay. Sa oras na ito, dumating si Marvin. Dad pervert. Pinigyan ng sexing babae si Marvin ng mapanlate na tingin. Huwag kang manggulo dito. Nakakadiri. Tapos hindi niya pinansin si Marvin. Lumapit ito sa kanya at sinigawan ang lalaki, anong problema, honey? Dapat nating bilhin ito. Nang makita ito ng tindero, lumapit si Marvin. Hindi man lang niya binigyan ng diretsong mata si Marvin. Hum, anong bibilhin mo? Sa basahan mong damit, tapos kumaway siya kay Marvin, go, don't stay here. Bakit hindi ako makakabili? Hindi pa siya nagbabayad at pumipirma ng kontrata. Paano ako hindi makakabili? Ang panunuya ni Marvin sa oras na ito. Alam mo, ang bahay na ito ay nagkakahalaga ng 6 na milyong dolyar. Ang paunang bayad lamang ay nagkakahalaga ng 1 milyong dolyar. Alam mo ba kung magkano ang 1 milyong dolyar? Kung papalitan mo ito ng pera at itali, ito ay nakakatok. Pinaluktot ng sexing babae ang kanyang puwitan. Hehe, sino pa ba ang gumagamit ng cash ngayon? Walang down payment, bayaran ko na lang ng buo. Tapos nilabas ni Marvin yung bank card niya, okay lang bang i-swipe yung card? Nako, may silver card ka pa. Pwede ka nang mag-swipe. Titingnan ko ang bahay. Ang panghahamak sa mukha ng mga sexing babae. Nang makita ng tindero na kinuha ni Marvin ang kanyang bank card, nagduda siya, ngunit dumating ang mga bisita upang i-swipe ang card kaya kinailangan niyang pretuhin ang mga ito. Kumuha siya ng POS machine sa front desk. Kinuha ng salesperson ang card, ipinasok ito at ibinigay ang POS machine kay Marvin. Ipasok ang code. Nagpasok si Marvin ng serye ng mga numero sa POS. Ang tindera ay mukhang isang manunood, pagkatapos kung hindi mo maalis ang 6 na milyong dolyar, hahayaan kitang itaboy ng security guard, ah. Napaisip ang tindero.
Sa oras na ito, sinabi ni Marvin na may paghamak. Sa katunayan, marami akong alam tungkol sa iyong mga gawain sa pagbebenta. Kung mayroon kang maliit na damuhan, maglakas loob kang sabihin na ikaw ay berde. Kung mayroon kang lawa, maglakas loob kang sabihin iyon malapit ka sa ilog. Kahit sa ang bintana ay makikita ang dagat, mas nakakamangha, diretsong naging sea view room. Napakaganda ng sinabi mo kanina, sa totoo lang, yun. See you again.